So ayun, effective nga yung ginawa natin at finally yung Facebook account na yan ay naka one name na. What's up sa inyo mga tropa? Kamusta kayo? At kamusta naman ako? You know? So ngayon for today's video is magkakaroon nga tayo ng tutorial at ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag one name or single name sa Facebook. Kaya kung ready ka na sa topic na pag-uusapan natin sa araw na to, pasok intro! Bago natin simulan ang tutorial natin sa araw na to, alamin nga muna natin ano nga ba yung one name or single name sa Facebook. Ang ibig sabihin lang nun ay first name nga lang yung nakalagay sa Facebook account nyo without the family name or yung tinatawag nating surname. So yun nga, kung mapapansin nyo, nahihirapan na nga yung mga old accounts na mag one name or single name ng kanilang mga Facebook account. Ang tanong, bakit nga ba? Later nga pag-uusapan natin yan, pero sa ngayon, ituturo ko muna sa mga new accounts kung paano nga ba mag one name ang kanilang mga Facebook account. Ang ituturo ko sa inyo ay mula sa paggawa ng Gmail account hanggang sa maka one name na yung mga Facebook account nyo. Sa madaling salita, kompletong tutorial yung ibibigay ko sa inyo ngayon. Ano pang hinihintay natin? Punta na tayo sa tutorial. Let's go! Ang una natin gagawin ay i-type natin dito sa Google ang Gmail. Ayan. Kapag na-type na natin, ang unang lalabas ay yun yung pipindutin natin. Ayan. At dito, pindutin naman natin yung gumawa ng account. So, gagawa tayo ng account. At ilalagay natin dito yung mga details natin, like yung first name at surname natin. At make sure na i-check nyong mabuti. Oops! Wait lang. Ganito yung gagawin nyo in case na wala pa kayong email or Gmail account. Kasi kinakailangan na meron kang email account bago ka makapag-create ng Facebook account. Para sa kompletong video at mabilis nyo matutunan yung paggawa ng Gmail account, pwede nyo pindutin yung link na nasa taas. So ngayon, kapag meron na kayong email account, gumawa na tayo ng new Facebook account na naka one name. Let's go! So yun nga, itatype na natin dito yung Facebook. Ayan, isearch natin. At yung unang lalabas ay yun yung pipindutin natin. Ayan. So dito sa Facebook, makikita nyo yung create new account. So ayan yung pipindutin natin. Ayan, makikreate na tayo ng panibagong account. At dito naman, lalagay na natin yung first name natin. Ayan, make sure na tama at i-double check nyo. Ngayon naman yung last name natin. Dito sa part na to, ilalagay natin yung mga details na kailangan. Like yung email and also yung password na gagamitin natin. So dito, tatakpan ko muna. At ayun, kapag nalagay nyo na lahat, ay pindutin na natin yung sign up. Ayan, so hintayin lang natin. Yan, medyo naglo-loading lang. At dito naman, may marireceive kayong code sa email nyo na Gmail na ginamit natin kanina. So mapapansin nyo, nandito na nga sa email natin at itatype ko lang dito sa may box na kailangan nga daw yung code. So dito, continue. At ayun nga, account confirmed na at pipindutin lang natin yung OK. At ayun nga, finally nagawa na natin yung Facebook account natin. At paano nga ba natin ito iwa one name? So ganito nga yung gagawin nating step. Una nga ay pindutin natin yung arrow na pababa. Ayan. At hanapin natin dito yung settings and privacy. So marami kayo makikita dyan, pero focus muna tayo sa settings and privacy. So pindutin natin. At dito makikita naman natin sa settings and privacy yung settings at pindutin natin. So makikita nyo, nandito na tayo sa may general account settings. At nakikita natin yung name, username, contact. Ngayon, punta natin yung language and region. Yan, dito sa may language and region ay pindutin lang natin yung edit kasi papalitan natin yung English, which is yung US na language. Ayan, at gagawin nating bahasa Indonesia. So hanapin na natin. Pindutin lang natin to. At hanapin natin yung letter B, bahasa Indonesia. Ayan, so pindutin na natin. Kapag napindot na natin, ay pindutin lang natin yung save changes. Ayan, para masave na yung settings na yon. So ayun, mapapansin nyo na bago na nga yung language natin. At ang susunod natin gagawin ay pumunta tayo sa new tab. So dito sa new tab ay i-search natin yung magiging VPN natin, which is yung GeoProxy. Ayan, search lang natin yung GeoProxy. Ayan, enter. Okay. At yung unang lalabas is ayun yung pipindutin natin. So pindutin natin yan. At pindutin ulit natin yung idagdag sa Chrome. So i-add natin siya sa Chrome natin para magamit natin. So add extension. At dito nga kapag okay na, pindutin lang natin. At dito makikita natin na pwede nga tayong gumamit ng ibang server. So dito hanapin naman natin yung Indonesia. Yan, baba lang natin ng konti. Hanapin natin yung Indonesia. So kapag nahanap na natin, may mga pagpipilian dito at usually pwede yung hanggang 4, 1, 2, 3, 4, pero pili lang kayo ng isa at pipiliin ko yung pinakauna. Usually 1 or 4, mabibilis yun, okay? At ang gagawin na lang ay i-double check kung naka-on nga ito. So ngayon, pindutin natin dito yung edit sa my name.
at tatanggalin natin yung surname natin, which is yung Cruz. Yan, makikita nyo, ni-remove ko. At pindutin natin yung nasa baba, yung color blue, which is confirm or save changes. At dito, kailangan nga ng password at ilalagay nyo lang at i-confirm nyo ulit. Yan, ganun lang kabilis. At dito, mapapasin nyo, yung Kevin Cruz kanina ay naging Kevin na lang at nawala na nga yung surname natin, which is yung Cruz. Ibig sabihin, effective yung ginawa natin. Ngayon, ibalik naman natin sa English language. So, pindutin lang natin yung dalawang letter A. Yan. At ngayon, yung baha sa Indonesia ay gagawin nating US language. So, ayun, kapag okay na, ay balik na nga tayo dito sa mismong Facebook account natin at bibisit natin kung naka one name na nga siya. So, pindutin natin yung profile natin. Okay. So, ayun, effective nga yung ginawa natin at finally, yung Facebook account na yan ay naka one name na. Again, uulitin ko, para lang po ito sa mga new accounts. Dahil nga sa bagong update ni Facebook, ay hindi na nga niya inahayaan yung mga old accounts na naka single name or one name. Siyempre, may reasons yan. Siyempre, nandito na mga sa channel ko, once na nag-update na si Facebook regarding sa mga old accounts at pwede na ulit mag one name, i-update ko kayo. Hindi lang naman yung pag one name ng mga old accounts yung nag-update, pati na rin yung pag-lock ng Facebook profile, yung pagbabago ng IP address at marami pang iba. Pero sa ibang bansa, pwede pa rin naman sila mag one name. Unlike kasi sa ibang bansa, meron sa kanila na walang family name or surname at hindi rin ganun kaimportante sa kanila yung last name. Dito kasi sa Pilipinas, yung surname natin or yung family name ay nagsiserve as our identity. Also, nabanggit ko sa mga videos ko na kapag nag-recover nga ng mga Facebook account ay kinakailangan ng mga valid IDs. At syempre, kapag nag-recover ka, kailangan nga na mag-match or parehas na parehas yung real name mo sa ID na isasubmit mo. Kaya usually, nahihirapan yung mga naka-one name sa Facebook na mag-recover ng kanilang na-hack, na-disabled, na-lock, or na-deactivated na Facebook account nila. Kung ako nga ang magbibigay ng advice sa inyo, ay mas mabuti na hindi kayo naka-one name. Kasi kapag merong nangyari sa Facebook account nyo at gusto nyong i-recover, mahihirapan kayo. Pero again, nakadepende pa rin sa inyo kung ano yung preferred nyo, kung para ba ito sa security at syempre sa privacy ninyo. At ayun lang, maraming salamat sa panonood at sana meron kayong bago natutunan sa video natin sa araw na to. Kung bago ka na dito sa YouTube channel ko, ay pwede kang mag-subscribe at pindutin ang mahiwagang notification bell para sure at 100% sure na updated ka sa mga future uploads ko. You know, kung meron kang suggestions, clarification, and questions ay pwede mo yung i-comment dyan sa may comment section sa baba. At syempre, pwede mo rin i-follow ang ating Facebook page sa Facebook at makikita mo yan dito. Ayun lang, maraming salamat sa panonood. Peace out, like, comment, subscribe. Peace, one love.